ikaw ang dapat na magpaliwanag sa akin! Ano na lang ang sasabihin sa akin, Pucholo, yung presidente ng kumpanya? Alam mo ba, nang dahil sa akin nandiyan ka? Pagkatapos, ganito gagawin mo? Sabi ko na nga ba, talagang ginagamit ang connection mo. May sinasabi ka, Iha? Sabi ko, aalis na po ako. Kung okay lang sa inyo. Hindi mo ba ako papakilala dyan sa nobya mo? Mita, hindi ko nga siya girlfriend. Hindi mo siya girlfriend? Rossi! Ano ka ba naman? Paano mo magagawa ito? Oh my gosh! Hindi kita pinalaki para maging lapastangan sa babae. Ano ka ba naman? Mita, I'm sorry. Let me explain. Hindi ko siya girlfriend. She's my wife. Wife? I'm gonna be your wife? Pagkatapos mo ako tanggalan ng trabaho, gagawin mo akong asawa mo? Well, temporary lang naman to. Habang nandyan si Mamita. Babalik din naman siya ng Canada eh. Pakialam ko sa mga problema nyo at sa mga personal issues mo. Okay, fine. I get it. Wala kang pakialam sa ibang tao. Ang concern mo, sarili mo lang. Pero nakikiusap ako sa'yo for the sake of Mamita. Hindi siya naniniwala sa one-night stand. At sasama ang loob nun pag nalaman niya na I slept with someone na hindi ko mahal. Ganun ba ka-dense ang lola mo? I mean, first of all, yung itsura mong yan, it doesn't look like na magseseryoso ka sa isang babae. Okay, fine. You'll be surprised. So, ano? Pwede ba? Pumayag ka na? Sige na. Please. Sige. Pero meron akong isang kondisyon. Ibalik mo ako sa pwesto ko. I want my job back. I want everyone's report on my desk by tomorrow, 7 a.m. Hey, ma'am, pasensya na po kayo. Mukhang di ko matatapos lahat yun. Birthday po kasi nung anak ko, nakapangako po ako sa kanya. Victor, di ba sinabi mo sa akin, you want the best for your child? Na lahat gusto mong ibigay sa kanya. Paano mo magagawa yun kung wala ka naman trabaho? Now everybody back to work! Sir, paano na yan? Ba't kasi kailangan niyo pa siyang ibalik? Temporary lang yan. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ako ng paraan para tuluyan na yung mawala dito. Mamita, fresh fruits and fresh juice for you. Oh, that's wonderful! Eve! Oh. Anong ginagawa mo dito? Ay, dinalo ko si Mamita kanina. Thank you. Eh, hindi ko nga alam kung bakit sa hotel pa siya nagsistay. Eh, pwede naman siya dito sa atin. Oh, I really, really like her, Iyo. Bakit naman kasi hindi mo siya pinakilala sa akin kaagad? I mean, I never realized that you were married to a most wonderful woman. Naikwento na sa akin ni Ivan tungkol sa inyong simpleng civil wedding. Eh, bakit naman kasi hindi mo siya bigyan ng engranding wedding? Total naman kaya naman natin. Okay lang yun, Mamita. Hindi naman uso ngayon ang engranding kasal. Ang importante naman eh, nagmamahalan kami. Oh, may bala ka talagang alisin ako sa kumpanya. Well, ngayon na nakita ko na maayos na ang kalagayan ni Raffy. Well, I don't see there's any need for me to stay much longer. Ah, talaga? Kailan niyo bala kumalis?
Actually, iho, may mga linalakad ako mga dokumento. I'm so happy nga na inimbitan ninyo ako eh, dahil sa totoo lang, gusto ko kayong makausap. So, please take a seat. Kasi, you know, after that almost fatal heart attack, I was thinking, you know, life is so short. And, eh, hindi ko naman madadala sa langit ang aking kayamanan. So, I was thinking, siguro panahon na para ayusin ko na ang lahat. Mamita, pwede ba huwag na kayong magsalita ng ganyan? Oh, don't be silly, Raffy. Dapat pinag-uusapan natin ito. And I want you to have everything. You and your wife, Eve. Sa tingin ko, dapat sa inyo mapunta ang lahat ng aking kayamanan. Magkano ho bang kayamanan nyo? Oh, give or take maybe a couple of billions? And I want you to have it all. I mean, bilang nag-iisang apo ko, Raffy, ikaw, si Eve, ang asawa mo, at ang inyong mga anak, dapat sa inyo mapunta lahat. Mamita, baka nabibigla ka lang. Pwede bang pag-isipan mo mabuti ang sinasabi mo, ha? Raffy, nakapag-desisyon na ako. Oo nga, alam ko sa panahong ito, maraming couples dyan naghihiwalay dahil lang sa pera. Kaya naman, naisip ko, nasa sitwasyon ninyo, oras na maghiwalay kayo, ang sino man sa inyo ang unang kakalas, yun ang hindi makakatanggap ng kayamanan. Naku, Mamita, hindi ko iiwanan tong apo nyo. Iiwan ko na lang sa kanya. Ikaw sumusobra ka na. Akala mo papayag ako na makihati ka sa kayamanan ng pamilya ko? Eh, sino ba may gusto nito? Hindi ba ikaw? Pumayag lang naman ako, ah. Alam mo, karma mo to, eh. Dahil inalis mo ako sa trabaho. Hoy, walang kinalaman ng trabaho dito, ah. This is my life we're talking about. Ano bang kinakatakot mo? Hindi naman talaga tayo kasal. Alam mo, mabuti pa, pakinggan na lang natin si Mamita. Di magpakasal tayo! Ganyan ka ba talaga? Siguro nga totoo yung sinasabi ng mga tao, no? Na isa kang monster! Alam mo, ikaw may gusto nito. And besides, di ba sinabi ko sa'yo that you're messing with the wrong person? This is war. You bet it is.